Eto na mga kapatid, eto na yung part 2 ng TP-Link High Gain Router Unboxing ko. Ngayon naman, isi-setup na natin siya. So, samahan nyo muna ako, papakita ko sa inyo yung solar panel inverter router sa labas. And then next, papakita ko sa inyo yung aming primary router and then isi-setup na natin yung TP-Link router. Okay. Okay guys, pakita ko lang sa inyo itong solar panel inverter namin na Sunny Boy. Sunny Boy nakalagay. Nakita nyo may antenna dyan. So, yan yung kanyang router na kailangan i-connect dun sa aming primary router modem. Okay. So, yan. Hiwalay na router yan. And then, pakita ko lang din sa inyo yung aming primary router / modem. Ito yon yung provided ng Converge since nung nag-start kami ng subscription sa kanila more than 3 years ago. Ayan pa rin po yun. 25 Mbps. Tapos nag-upgrade kami last month to 50 Mbps. So kung ang plan nyo is 25 Mbps din and Converge din kayo, hindi nyo alam na pwede po kayong mag-upgrade for free. Basta tawagan nyo lang po sila. Okay. So, yan. Diyan natin i-coconnect yung ating router na gagamitin dito sa bahay. Yung binili nating TP-Link. Nasaan na nga ba yun? Saan na nga ba yun? Ayun. Nandito siya. Nagtatago. Eto. Tinago ko siya. Ayan. Binuo ko na po yung antenna niya. Ayan, ang haba eh, no? Kapag nilagay ko naman kasi dito, sa harap, nakaka-distract siya. Eh, andyan yung television eh. So, sagabal siya sa view. Okay? So, ang plan is ilagay dito sa likod. Pero, yeah. Bago yun eh, i-setup na muna natin. Siguro, nang mabilis. Okay. So ngayon nakita nyo na yung primary router namin / modem. I-setup na natin yung router, no? So ang unang gagawin natin is pupunta tayo sa dito sa Ubuntu. Open muna ang terminal. I-check ko yung IP address ko. IPA yung command. And then, ayan. Ito yung IP address ko. Route pala dapat. Route. So, ang aking gateway, default gateway is 192.168.100.0. Pero ang front page ng router is 192.168.100.1. Usually yun. Tapos, ayun, papalitan ko na lang yung password nito later on kasi ayaw kong ma-hack. Okay, so pag naka-login na dito, kung ganito rin yung router nyo, maganda siguro kung palitan nyo rin yung passwords nyo. And ayun, explore nyo lang tong mga configurations dito. And then kung mawalan kayo ng internet, edi tawagan nyo na lang yung customer service. Pero maganda rin na explore nyo itong mga options dito. Okay, I think sa 1. Punta tayo sa 1. Ang hinahanap natin is yung DHCP, Dynamic Host Config, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Saan na yan? WLAN. Ito. LAN. Local Area Network. So, click ko yan. DHCP Server Configuration. Yan. Sabi niya, no? Meron siyang start IP address tsaka end IP address. Ito, ano ba itong DHCP static IP? So, hindi yan. Ito tayo sa DHCP Server Configuration. Ang start IP niya is 192.168.100.2. Gawin natin niya ang 100 kasi any addresses below 100 is auto-assign nung router.
Ito yung primary router nga namin. So, nagdadagdag tayo ng dalawang router. Isa dun sa solar panel inverter at saka yung binili kong router na TP-Link. So, ayan. 100. So, meron yung 192.168.100.1, yun yung address nung nitong router na to. So, yung any address from 2 to 100 is open for assignment na ibibigay nitong router. Okay, so pwede na yan siguro, ganyan. And then any number from 101 to 254 is open for any devices na magkoconnect dito sa primary router. Pero wala na tayong hindi naman na natin siya gagamitin. Kasi doon na kami magkoconnect sa bagong IP. Ay, bagong router na ikakabit. Okay, so ang gagawin ko lang dito is apply. Ano ko kung malalog out ako. Check natin. Status. Okay, so hindi ako nalog out. Check natin ulit. Okay, so yun na. Next is, isi-setup natin is ito na. Router na to. Ito. Okay, ang gagawin ko lang is maglalog out ako dito and kukunin ko yung LAN cable nito. Kukonek ko sa isa sa Ethernet ports and then yun, Ethernet port na yung kukonek ko dito sa laptop. And then, i-disconnect ko yung Wi-Fi. Tapos maglalagin tayo sa front page nitong router. Ito na yung kasamang cable sa box. Cat 5. So again, kukonek ko lang ulit sa likod. Connect sa port 1. Yan. And then kukonek natin sa laptop. Other end ng laptop. Parang hindi siya kasha. Yun. Tapos, kailangan pala ng power adapter. So, yan. Kailangan naka-power on din yung Ethernet ay yung router. Tapos pala, sinetap ko na sa linya. Power on for the first time. So ngayon, i-disconnect ko naman tong Wi-Fi ko. Ayan, ito, Wi-Fi turn off. Para sure na nakakonect tayo dun sa router. Okay, nabuboot siya. Tingnan lang natin. Dito nakikita ko ngayon na nakailaw yung mga LEDs, sabi niya yung LAN. Okay, mukhang wired connected na yun, sabi, di ba? Nakalagay, wired connected. So, try natin check kung anong route niya. Or kung anong inassign na IP, wala. Ayun. So, 192.168.0.0. So, ayun. Pwede natin siyang ma-access ng 2.168.0.1. Ayan. Pangingi siya ng yung
first time setup, no? English. Saan kayang username mo to? Tsaka password. Try natin admin, admin. Ba, makapasok ako. So, yun lang pala yung password nun. Admin, admin. Ano ba yung una natin pupuntahan? Pupuntahan natin yung ano, DHCP ba? Sa DHCP, ayun, naka-default siya na ganun din yung ano, ano yung setup niya. Pero gawin na lang natin na from 2 to 199. Tapos ang ating default, ang DNS server natin is 192.168.100.1. Tapos ang secondary DNS server natin 1.1.1 na lang. Ang gateway, tama ba to? Default gateway. Correct natin to. Yun ang gateway kasi yun yung address ng ating primary router. DHCP server enable. Ito sabi niya up to 199, pwede niya siguro yan, 254. Tapos save na natin. Default gateway is not within the same subnet as the LAN IP or its reserved IP address. Please input another. Default gateway is not within the same subnet as the LAN IP. Ayaw niya mag-save. So, ayan. Disregard muna natin yan. Saan ba dito yung static? Okay. Nawawala yata ako. Operation mode. System tools. Advanced routing. Forwarding. Hindi yan eh. Dito lang yun. Address. LAN. Okay, tama ba ito? IP address. Wide area network. Static. Ayun. So, anong ibibigay natin dito? Pupunta pala kayo dito sa network. No? Tapos sa one, wide area network. Ito yung unang kailangan i-set up. Tapos sa connection type, kailangan i-select static IP. And then, papalitan natin itong IP address ng 192.168.100.2. Okay. So, kasi ito yung second router natin. Tapos yung .3, yun yung para dun sa solar panel inverter router. Subnet mask is 255.255.255.0. Ang gateway natin 192.168.100.1. Tama ba? Oo, yan. Yun yung address ng primary router. Sa DNS, ganun din. 192.168.100.1. Sa optional secondary DNS server, 1.1.1.1 na lang. Click ko save. Sana mag-save to.
okay. I think gumana naman siya. Tapos yung internal dynamic host configuration protocol or something like that. Ayun, papalitan na, hindi na natin papalitan to, no? Pwede nating gawin ng 2 up to 254 devices. So starting from IP address 2 up to 254 libre yung addresses na yan, IP addresses na yan na i-assign nung router. At saka makikita nyo dito yung sa kanya 0 192.168.0, yung sa primary router natin is 192.168.100. Okay, so ang default gateway is ito, leave it as is. Leave it as is. Save. Save. Oh, tinanggap. Okay, tapos ang next is punta tayo sa wireless network. Sa wireless security. Ah, hindi. Ito. Tama. Sa wireless network o sa wireless security muna. Pwede natin palitan yung password. Pero ito nga yung default password niya. Saan ba pinapalitan yung name nito? So, maganda kung itong gagamitin yung security, no? WPA/WPA2. So, ito yung password ko. Kakopy ko lang. Pass that text. 803-927-36. Palitan ko na lang yan mamaya or later on. Basic settings. Ah, ito pala yung name. Okay, so leave it as is ko na lang muna. Save ko na. Select the region from the drop down. If the country or region is not listed, it may be restricted to use the wireless radio in that location. Okay. Okay. Kailangan pa lang i-select yung country. So, Philippines. Ano ba ito? Basic settings. Channel. Yun, para hindi magkabanggahan yung radio frequency ng mga wireless routers natin, kasi gagamitin din namin sila as Wi-Fi access point. I-assign natin to instead of automatic. Tatlong channels lang ang hindi nagkakabanggaan. 1, channel 1, channel 6, tsaka channel 11. So ang alam ko yung primary router namin naka ano yan, naka assign yan sa channel or sa automatic. Siguro assign natin dito channel 11 tayo. Tapos yung or hindi, channel 6, channel 1 sa primary router. And then kakausapin ko na lang yung IT nung solar company pagka kinonect na nila yung router, and sabihin ko ilipat niya sa channel 11 yung router nung solar inverter. Okay, so channel 6 yan, save. Ang mangyayari kasi kung naka-automatic lahat siya, kung pare-pareho lahat ng channels, walang magko-compete sila sa isa't isa yung mga routers, tapos hindi makakakonect yung mga devices. Baka mali ako ha, pero alam ko ganun. Hindi ko alam kung anong magiging ano. Ang alam ko lang, magkakaroon ng clash, magkakaroon ng banggahan
and kakaroon ng problema. Advance, check lang natin one last time kung tama ba itong ginagawa ko. Pag mali, edi, pag di gumana, edi next time na lang pagbalik ko. Pero ang alam ko, mag-work to. Okay, so basic settings sa wireless, yan, binayaan ko na ng default. Tapos nilagay ko na sa channel 6. Yung mode, dinayaan ko, sinave ko. Sa WPS, hindi ko yung, dapat disable ko na lang yan. Yan, disabled na. Tapos sa wireless security, yun nga yung password, dinayaan ko na yan, default. Wireless Mac filtering, hindi muna yan, hindi ko pakikailaman yan. Itong wireless advance, hindi ko rin yan pakikailaman. Wireless statistics, wala pa naman na connect. So I think we're good. No? Try ko nga i-connect yung cellphone ko. Tignan ko kung makakonek ako gamit yung password. Ay, nakikita ko na yung TP-Link. Ito yung password. Catalog pass 843 927 36. Okay, connected, sabi niya. And try natin dito sa wireless statistics. Ayun, sabi niya may na-connect na. Ito yung device ko. Ayan yung MAC address. At nasa channel 11. So that means okay itong setup natin ng DHCP, no? It's been good. Tapos titignan ko dito sa phone ko kung ano ang IP address ko. Ayun, 192.168.0.2. Ayan. Ewan ko lang kung makikita. Hindi mag-focus yung lens eh. Anyway, ayun nga. Kasi nga, inassign natin na any IP addresses from 192.168.0.2.2.254 is free IP address to be assigned by the router. So yun nga, binigay niya sa akin yung unang address, yung 192.168.0.2. Okay, so I think we're good. Ang gagawin ko na is mag-log out na ako dito. Tapos next na ano is di-disconnect ko na itong router. I-coconnect ko na siya dun sa likod ng primary router through the wire cable. Wait lang, disconnect ko na lang muna. Close ko lang to, tapos close ko rin to. I think wala naman ako nakalimutan eh, no? Check lang natin. Medyo mahigpit. Mahigpit yung ano. So, ito, pakita ko lang ha. Ito. From here, na naka-plug-in siya sa yellow Ethernet cable, lilipat natin siya dito ngayon sa blue. Yan. Dito ko na siya i-coconnect ngayon. Lilipat natin yung ito. Lilipat. Yes. Lipat natin siya dito. Dito. Dito na siya. Mag-coconnect na yun. Yan. Diyan na sa blue. Sa wide area network. Sa one. No? Tapos yung other end nito, i-coconnect ko sa primary router namin. Sa primary router, sa isa sa mga Ethernet ports niya, ganito. Kukonek ko siya siguro sa port 1, sa likod nung pinakita ko sa inyo yung router slash modem na bigay na sa amin ng Converge. Okay, so pause ko muna tong video na to. Okay mga kapatid, nandito na tayo sa ating primary router. At i-plug in ko na muna yung other end nung
ating router sa likod ng ating primary router. Kapa, kapa, kapa. Hindi ko makita eh. No, it's hard to reach. Sorry kung maguli yung video. Pero ayan. Kukunik ko siya. So, one of the ports. Okay. Nag-snap na siya. Hopefully, magkaroon tayo ng internet connection gamit yung ating bagong router. So, ayun, ipa-plug in ko naman siya. Power off ko muna dito sa likod. At, te-testingin din natin yan sa second floor mamaya. Kung malakas talaga yung signal, no? Kung talagang totoo yung sinasabi nilang high gain at na tumatagos sa pader. Okay. Okay. I think na-plug in ko na sa likod. Sorry ah, kung nakakahili yung video. Ngayon, ipa-power on ko na siya. Power on. Anong nangyari ah? Yun. Nagbo-boot na ulit. Okay, nagbi-blink siya. So, umilaw na yung WAN in 1, Wide Area Network. So, that means may internet connection na ba? Internet connectivity. Dito naman sa ating primary router, na isaksak ko pala siya sa LAN 4. Ayan, umiilaw. Sa port number 4. Okay. Pause ko lang, may tao yata. Okay, I think we're ready. Okay, babalik ako sa laptop. And then, ito try kong mag-connect dito sa TP-Link using yung password na sinave ko kanina. No? Tapos tignan natin kung mayroon tayong internet connectivity. Kung ma-access natin yung Google or yung Facebook or YouTube. Okay? Okay, so nandito na tayo sa ating laptop ulit, no? Naka-off yung wifi ko, on, wala naman akong wired connection, so turn on ko lang yung aking wifi and select network pala. Turn on wifi, sabi ko, no networks, ayun, TP-Link. Nag-connect siya agad sa Huawei, yun yung aming primary router. Meron din kaming Huawei extender, Wi-Fi extender. Pero dito tayo sa TP-Link, which is yung ating secondary private network. Connect. Hiningi yung password. Kalimutan ko na. So, open muna natin to. Catalog. Pass. So, ayan. Yun yung password niya, no? 803927. Ulitin natin. Kasi na yun. Hiningi yung password ko eh. Hiningi yung password ng network. TP-Link Connect. So, ayan. Kalagay dito. 803. Tapos, 927. Tama ba? 36. Tingnan natin. 803927. 36. Okay. Connect. Yun. Connected na ot at meron yata tayong mukhang good eh, no? Mukhang meron internet connection. So, try natin i-reach yung Facebook. Ayan, Facebook. Yes! Meron! Ay, yung memories ko, mga kuting. Okay, tignan naman natin YouTube or google.com. Google.com. Search tayo ng food. Yes! Success! So, meron akong internet connection. Nakapag-connect na ako sa ating bagong router. We have successfully set up our new TP-Link high-gain router. So,
So yan. Okay. So last na, try ko lang speed test siguro, no? Speed test tayo. .net. Ano kayong speed? Okay kaya? Test. Go. Go web. Connecting. Wow. Lumagpas. Wow. Ang lakas. Wow. Ang lakas. All right. Ang download speed ko is 94. Wow. Okay. So, very happy ako dito sa nabili nating router, no? Hopefully, pag naikabit na yung router ng solar panel, magkakaroon din siya ng sariling private network na i-assign nung ating primary router. And, hindi sila magiging visible sa isa't isa nitong TP-Link. So, magkakaroon ng privacy, no? Magiging private yung network. Alright, so last one, no? Aakit ako sa second floor, sa taas. Te-testingin ko ngayon. Ito, ating TP-Link kung okay din yung signal. Okay? And bigyan ko rin kayo ng feedback tungkol dun. So, pa-pause ko muna itong video. And close ko na to. Okay mga kapatid, na-test ko na sa second floor, full bar, malakas, at ayun na siya, tinago ko na ulit siya sa likod ng television, at nakikita na lang itong primary router namin. Okay, so maraming salamat, no? I hope nag-enjoy kayo sa pagpanood nitong vlog ko the same way na nag-enjoy ako sa pag-setup ng ating router. Alright, kaya kung gusto niyo rin, bili rin kayo na TP-Link High Gain. Ano nga bang model? Ito yung model niya. Bigay ko sa inyo. TP-Link TLWR841HP. Okay. Until next time. Bye.